ngayon ay April 21. Ayan. April 21. So, it's more than a month na tayong naka-ECQ or Enhanced Community Quarantine. And also, for this vlog, paano ba? Kasi, it's almost 3 weeks kaming naka-lockdown or home quarantine kaming family. Then nga sa kaso ng daddy ko. So, let me remind to all of you na ang tatay ko ay person under investigation. So, automatic sa pamilya namin na mostly talaga close contact, kailangan i-home quarantine. So, almost 3 weeks kaming naka-home quarantine. Bali, nagantay lang kami ng certificate of quarantine. Yun yung parang maging way namin na pwede na kaming lumabas para mamili ng mga basic needs namin. So, actually, mga April 17 pa ako nakalabas. Yun nga, almost 3 weeks talaga kaming naka-quarantine. So, nag-start na ako April 17. Hindi nga lang ako nakapag-vlog kasi kailangan ko na mamili noon. So, ngayon, it's April 21 after 3 days. Lalabas ako ulit para mamili ng mga kailangan namin. Kadalasan sa mga binibili ko, it is good for mga 1 week or shall I say 7 to 10 days. Itong nakaraang araw, nung una kong labas, mga 8 to 17, ang binili ko lamang kasi noon, bumili ako ng fruits, tinapay, tapos nag-grocery rin ako para sa mga ibang basic needs namin tulad ng gatas, sabong panlaba, yun. So, eto naman, mamimili ako ng mga fresh foods. So, let me share you some tips or ano yung mga dapat gawin bago ka lumabas ng bahay. So, ngayon, it's 4:10 p.m. So, lagpas alas 4 na. Bali, ito na yung oras ko para mamalengke. Kasi ang oras namin dito para lumabas, it's 7 to 10 a.m. In the morning yon. Tapos, sa hapon naman, it's 4 to 7 p.m. lang. So, tagtatatlong oras. And then, never forget, pag lumalabas ka, of course, dahil kasi hindi naman tayo araw-araw lumalabas. So, importante, bibili ka para sa... ako kasi bumibili ako na pang 1 week ko na. So, of course, number one, listahan. And then, sorry, the cash amount para sa mga bibilin mo. And then, of course, also never forget, quarantine pass and then valid ID, any valid government ID. And then, of course, hindi ka pwede lumabas na walang face mask. At saka, much better, dahil nga sa palengke ako, or kahit saan man, para makabili ako ng kailangan ko, I use disposable gloves, lalo na kasi pagka bibili ka ng mga fresh foods. So, I hope na makapag-video ako ng ilang scenes dun sa palengke. But, kasi mahigpit din talaga. So, hindi naman mamaya, ipapakita ko sa inyo yung kung yung mga napamili ko. Okay, so ngayon, naka-uwi na ako at nakapamili na ako ng mga kailangan ko. Pero hindi naman lahat nabili kasi hindi available. For the meantime, magsha-shower muna ako. Yun ang pinaka-importante. Pag-uwi mo, kailangan mag-shower ka muna. So may mga, eto na yung mga damit ko dito, tuwalya. So for the meantime, rest muna ako sandali, tapos magsha-shower na ako.
Okay. So, ngayon, nakapag-shower na ako. Ayan. So, ipapakita ko sa inyo yung mga napamili ko. Okay. So, ito yung mga fruits. Banana, apple, tiyat-tiyat, pongkan, or orange, and lemon. Tapos, bumili ako ng tinapay para sa tatlong araw namin. Tsaka, isang tray ng itlog. Tapos, bumili ako ng bangus, galunggong, pork chop, tilapia, and then, ito yung mga chicken. Yan, whole chicken, yan dalawa. So, hinati ko lang siya. Okay. So, ngayon, ito, bumili rin ako ng gulay para sa sinigang, yan, kangkong. Tapos, ito yung ito yung malunggay, which is ito yung pinakagusto ko. Yan, may mga carrots, sayote. Tapos ito, yan, merong frappeno. So ito kalabasa. Yan, tapos repolyo. And then of course, luya. Kailangan din natin yan.